Pwede mo lang. Ayun, ito po yung pulang. Ito po yung tanong kong pulang patatas. O, di ka. Meron laman. Yes, yes. May future. Kumikikig. Mga may pangako. Pangako sa'yo. Hindi pa pwede. Yung aking vocalization. Ako, nahugot na lang. Dali, tignan po. Ah, dami! Napakasarap po, diba? Aani po kayo ng patatas. Pakulay nyo lang po, lalagyo ng konting mantikilya at natutunan po sa mainit na bagong pulong patatas. Napakasarap. At kung siyempre, gagawa rin tayo ng pop potatoes sa sariling ani. May konting crispiness at malambot sa loob. Diba po, napakasarap. Inspired by my duwende statue. Statue. Nabubulo na. Magandang araw po mga kabay. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Yan. Medyo mahangin po ng panahon ngayon. Medyo crisp at chill po ang weather. At medyo pumupusyaw na po ang kulay ko. Aani po tayo ngayon ng patatas. O diba. Hindi na malulungkot si Sedi. Hindi ko naharbatin yung mga patatas sa taniman ng kanyang lolo. At kasama ko po si Sarah, syempre. Ang isang dakilang mangangani ng patatas. Wala lang po akong masabi. Tara, manganin na po tayo. Ayan, ito po ang aking patatas. Pinapatuyo ko lang po itong ibang mga planters kasi lilinisin ko. Ito po yung pinagtaniman ng strawberry. Kuha lang po ang bangsin ko para naman masuportahan yung aking magandang hubog na balakang. Ayan. Ilang buwan na rin po itong patatas. So sana naman po eh kahit naman 4 o 5 peras yung maani tayo kasi ulan po ng ulan nung mga nakaraan eh. Sana po hindi nabulok. Ito po yung raspberry ko. Ayusin ko po ito next year. Ihilera ko po dito sa bakod. Ang pag-ani, first time ko po talaga aani po ng patatas. Sana naman po itong patatas ay magbibigay naman sa akin kahit naman na ilang peraso. Ayun! Ayun, merong maliit. Ayun, merong malaki. Ayun! Ito po yung pinaka ano eh. Ito yung pinaka... No, ito po yung... pinaka... seedling po. Yan, tatlo. Adi ah. At dito po tatanim ko po yung ano, sabi ko, kuha kong bank dito. Okay na po, para madagdagan naman yung shape ng aking magandang balakang. Dito po, magtatanim din ako ng black currant. Kasi po, may nagtapon doon sa gilid ng basuran, di ba kahapon? Inisip ko po yun ng buong gabi. Kagabi po, binuhat ko. Dalo po yung mga kapitbahay. At dito po, itatanim. Pakikita ko po sa inyo mamaya. Diretso po muna natin pag-aani ng patatas. Siyempre ho, kain ko rin po ito. Ayan. Ayun. Ayun, laki. Ito yung laki. Ano ba ito? Ito yata yung pinaka-tinanim ko. Hindi. Ito po yung tinanim ko. Seedling. Malambot. Sana naman mayroon. Ayun. Dami. Ayun. Dami. Ang dami. Ang dami. Ayun. Ito po yung masarap. Medyo yang pa. Ayun.
diba? Nakaka-2. Ilan na ba yun? 2, 4, 6, 7. Ito po yung seedling na tinanim ko. Next year, mas aayusin ko po yung lupa. Kasi mas maraming mulch po sa ilalim ang nilagay eh. Tignan po natin mamaya pag hinalo ko. Eh, yun. Maya po natin. Halo kaya ito yung sili. Punla. Ayun. Mukhang marami sa ilalim. Close up ko po para mas masaya. Ayan. Pukuha na po ang bangkito. Isin ko po itong mga pinagbubunot ko. Para mas maganda po yung pag okay po natin ng kamote. Eh kamote, patatas. Ay, dami sa ilalim, sandali lang po. Mamaya dahan-dahanan natin kahit po yung kaliti ito masarap po. Naku, iyak, ang dami sa ilalim, nakita ko na. Ayun, ayun, ito ko po ah. Ayoko na lang po pa, nakikita nyo po ba? Maganda po kasi close up po dito sa inuhugot po natin. Ito po yung seedling. Yung punla. Pag-aani po kayo, linisin nyo na po para kapag may tatanim kayo uli, hindi na po kayo mahirapan maglinis, diba? Yun. Nakita nyo po may mga umaahon. Yan, ganyan kaliit po yung naanin ko. Yun. Parang seedling po ito. Seedling po ito. Hindi ko po kuhanin. Medyo malambot. Ayun, ito po yung pulang. Ito po yung tanong kong pulang patatas. O, di ka. Meron laman. Yes, yes. May future. Kumikikig. Mga may pangako. Pangako sa'yo. Hindi pa pa pwede yung aking vocalization. Ako, nahugot na lang. Andali, tignan po. Ang dami. Dandahanin po natin. Ang dami. Ayun. Halo. Ayun. 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 Ang dami. Biruin po ninyo. Napakaliit lang po nitong tanimang ko. Napakaraming patatas. Ito po yung seedling. Dali sa kabila. Sarap po, di ba? Ito po yung paborito yung mga paghukay ng mga kamote. Ah! Tapos tumilito po yung laman. Ayun. Ayun, hindi. Saya naman. First time ko po umanin ng sarili kong tanim. Ito po yung seedling, malambot. Sana ba? Ayun yun. Ay, ako na, napakasaya. Ito seedling. Siyempre, taktak po natin mabuti dahil yung lupa ay eh, binibili po rito. Ito po, iko-compost ko po yung mga sanga. Iyampisa na po natin ang paghanap. Wow! Yan, lagyan po natin dito. Yan na po yung nakuha natin. Ah, seedling. Ayun, pula, pula, pula. Ito po muna ako mag-iinsas. Ah, seedling din to. Bulok na. Yung ibang seedling, ayun, yung pula.
Sarap po na pakiramdam pala pag umani ng patatas. Ganto pala pakiramdam, parang naghuhukay ng gamote. Kumain ko po muna dito para makita niyo po ng maayos. Yun. Yun. Dami. Masarap po ito. Itong inani ko po, pakukuluan lang tapos, oho. Tapos may butter. Yun. Ganda po kasi ng lupa eh, buhag na buhaghan. So hindi ko na babaguhin tong lupa. At gagawa na lang po ako ng separate na, ayun, ganda. Separate na taniman ng patatas. Hindi po rito kasi dito itatanim ko po berries. Meron po akong sakong nabili. May bulok na, okay lang para makompos. Eh hindi, tanggalin ko kasi magtatanim akong berries. Pag may bulok baka red, eh black currant. Tatanim ko po. Ito po sa ilalim, may kahoy. Ayun, ayun. Para po nga, no, no. Babo po nakaligayahan ko. Pasensya na po. Yun po talaga ako. Ayun. Naku. Mukhang nabulok na itong isa. Sayang. Sabi kasi, pag namulaklak na daw po yung patatas, pwede na po kanihin. Okay, nalanta. Eh, inisip ko po wala ng ulan. Baka mabulok. Kaya pinanonood din po ako ng, ayun eh. Nanonood din po ako ng mga, ng YouTube. Yung mga advices. Yan. Naku, nabulok na, sayang. Bulok ba? Bulok na. Ito na po isa. Sayang din yun. Tignan ko mamaya. Yun. Di man na over. Na. Na ano na. Sobrang pag-ulam po. O di ba? Talagang kinalkal po natin ng maayos. Ayun. Pag nakakita. Parang pong ano. Parang ginto. Naghukay po ng ginto. Pakiramdam. Kahit hindi ko pa po naranasan yung paghukay ng ginto. Siyempre parang sa mga nagtatanim po, di ba? Kapag umaanip po kayo, yun po yung ginto. Yun po yung reward. Wala na ba? Meron pa. Hey. Bigay ka pa. Talagang binukan na. Ayan, di ba? Ang dami. Di ba? Sayo po. Ilang peraso lang po yung nilagay ko rito. Pero hindi pa po masyadong marami ito kasi kailangan ko talaga nito. Mas mataas po yung lupa. So, meron po akong sako. Pinagtatanim mo po ng broccoli. Next year po doon ako magtatanim ng patatas. So mas marami. Ito pong mga tinanim kong patatas. Ito po yung medyo mahal. Ito pong red ang balat. Pero puti rin po yung laman po niyan. Medyo mahal din po ito. Ito rin po. Maganda po ito. Ito po sarap. Pakukuluan lang. Balatan. Tapos butter. Napakasarap po. Saka yung pop. Potato, yung ganto po, pakukuluan, tapos papahiran ng mantika, alay niya asin, lalay sa oven, may crispy po. Amaya pakikita ko sa inyo. Kaisin ko po muna to kasi magtatanim po ako dito ng berry. Pakikita ko po sa inyo yung paghihirap kung paano ko buhatin yung black currant. Thank you.
Ayan po, yung black currant. Kasi ang black currant po considered as superfood. May nagtapon po na kapitbahay. May bunga po yan. Pero next year, basta dami po yung bunga dahil ilalagay ko po sa magandang po. So, doon po sa pinagkain po natin ng patatas. Kagabi po mga 10-11 p.m. Nahiya po kasi yung bitbitin eh. Sa umaga. Pero maaga ngayon. O, di ba yan? Tandaan nyo po, kinuha ko po yung gooseberry katabi po niya. Ito po yung dalawang naiwan. O, hindi po ko nakatiis kasi ayokong bangungutin mapag-inipan. Bakit ko po, medyo mabigat din po kasi marami ugat. Malaki po, malaking bush kung bibiling po ito. Nako, sa shop, napakamahal po nito. Mga nasa, ito po tansya ako, mga 40 to 50 euro itong laki po na to. Tara, panoorin po ninyo kung paano ko mahirapan. Kung paano ko magdurusa. Dali po, kakat ko muna. Dahil yung likod ko eh, at yung magandang ubog ng aking bewang eh, baka ma-deform. Ate Iwa, ang saya po. Paano ko nahihirapan? Laki po, no? Jackpot, libre. Ayan po, nandito na. Iba po, nahihiya lang kuhanin. E ako po yung pinakamatigas sa mukha dito. Ililipad ko po, lilinisin ko po at ililipad ko na po dun sa pinaganihan po natin ng patatas. Mas maganda po ito. Actually, ako mas maraming bunga dahil ang ganda po ng lupa. Siyempre, lalagyan ko po yan ng organic na pataba. Diba, ang bangis ko po. Halos kasintaas ko na po ito. Napakamahal po nitong berries na to. Kaya doon sa mga nagtatapon eh. Kasi ba wala po silang tayo mag-post sa mga social media na bibigay po ng libre. So sa mga kapitbahay na mga tulad ko, wala pong masasayang. Ito po. Hindi naman po kinakailangan eh malalim ang pagkakabaon. Basta po yung lupa na ilalagay po ninyo sa gilid mataba. Nako. Magpo-produce po ito ng maraming berries. Ano na ilagay yung aking ito? Gusto niyan eh, nakocover po yung katawan sa kay paligid. At gusto po nito, nakadikit po talaga yung bagong lupa sa ugat. Medyo moist pa po itong lupa eh, so hindi ko po didiligan, lalo na po ngayong autumn. Mga moist pa po ang ground, so hindi na kailangan mo na magdilig-dilig. Ah, diba? Next year, marami po tayong maaning berries. Discard, discard lang.
Hindi dapat mahiya yung hiya pang gugutom sa atin. Wala dapat ikahiya sa marangal na ginagawa. At sa kabron na tulad ko na makapalamukha. Ayan po mga kababayan, dito na po tayo sa loob. Ang paghuhugas po ng bagong aning patatas, ayon po sa aking mga napanood, hindi po sa pagmamarunong, gagayahin ko po. Hindi po ako magmamarunong. Kailangan daw po, level lang daw po yung tubig pag bagong aning, huwag pong tatanggalin ng lupa kung hindi po gagamitin. Siyempre nasa loob po ng bahay. Hanggat, sige na nga, level daw po. Wala na nun ako sarili. Level daw po dapat tubig kung gano'n po karami ang patatas. At alugin po. Kasi may konting buhangin para mas madali pong malinis. Para tipid daw po sa tubig. O, di ba? Kasi yung buhangin, magagasgas din po yung balat. At yung mga bakterya. Yung mga pinaglalagay po ninyong mga pataba. Na hindi nabubulok, kailangan malinis mabuti. Linisin ko po itong mabuti kaysa po kayo mabuti sa mga pinagsasabi. At pagkuhugasan uli, ganun po uli, level lang. Hanggang sa malinis ng gusto. Diba? Meron po kasi ang napanood na factory, konti lang po talaga yung tubig at umaalog po yung mga patatas. Ibig sabihin, nagagasgasan po sa isa't isa, nalilinis po yung balat. Kasi, ibig sabihin po ng pagkain, kaya okay lang po magasgas po yung balat ng bahagi. Hindi naman po yung gasgas, ginagasgas na halos matanggal na po yung balat. Hindi lang po, yung mild lang, maganyan lang. Yung parang nag-aalog lang kayo ng bulilyo ng bingguhan. Ayan. At syempre, sa ating pong boiled, kasi boiled ko lang po sa konting asin. Ito pong mga first class. Separate po natin yung first class, second class, at yung nag-aayos, feeling class at wa class. Ayan. Yung mga ganda po, masarap po ito. Naku, pag pinakuluan nyo po ito sa tubig na may asin lang. Tapos may butter. Napakasarap. Yung pong mga ganda ang balat. Ito pong may mga ganito. Gagawin ko pong pop. Ito po yung ilalaga ko. Na separate. Ito pong red. Puro second class yata. Ayun. First class naman na ito, pwede na to. Dalawa. Tapos ito po, yung mga natira, yung second class, pop potato, talaga, talagyan ng konting mantika at ilalagay po sa oven. Pakikita ko po sa inyo, kaysa naman dakdak ako ng dakdak, lalo lang lumabubuisin. Ayan! Lagi na po sa kalilagay lang po tayo ng konting asin. Medyo lumasa lang po ng konti, hindi po marami dahil hindi naman tayo magbuburo. Ay naku, ito na naman yung baltik sa utak ko. Hintayin lang po natin yung kumulo at lumambot. Meron po sa akin suggestion na kailangan magsalita daw po ako na parang newscaster at broadcaster habang pong gumagawa ng video. Ngayon po ay nakalagay na po ang ating dalawang kaldero sa ating kalan at hintayin po natin itong kumulo hanggang sa lumambot. At tingnan po natin mamaya kapag malambot sa paggamit po ng tinidor o ng matulis na kutsilo. O ayan. Tignan po natin. Para po sa ating pop potato, iset na po natin ang oven habang pinalalambot po natin 175 degrees Celsius para hindi po tayo maghintay pagluto po ng patatas. Ibig sabihin pagluto, at least hindi na po tayo maghintay, ready na po yung ating oven. Alam niyo po ba ang pinagkuluan po ng patatas? So wala pong asin, maganda pong pandilig sa halaman dahil nagtataglay po ito ng maraming minerals. At tamang tama po sa lupa. Pag magdidilig po kayo, dapat syempre palamigin po ninyo. Kung bago ko lang wala pong asin ha. Baka mami, may maglagay kayo, may asin. Patitipo ko mami, mainit, didilig nyo sa halaman. Matabang nga yung lupa, tipo ko na may halaman.
Wala, wala akong masabi. Ngayon po, kung wala pong asin na pinagkulaan po ng patatas, palamigin po ninyo at maganda pong pampa condition po ng lupa at haluin nyo po yung lupa. Napaganda po yan. At syempre, kung katulad po nitong mga patatas na bagong ani, yung balat, maganda pong kainin. O organic po yung mga patatas. Maganda rin po yung maraming vitamins and minerals kayong makukuha sa balat po ng patatas. Siyempre, kung yung may mga inorganic o processed na mga chemicals, mas maganda po talaga balatan at hugasan po mabuti. Ayan, etong second class po, mas madaling maluto kasi nga po yung balat, di ba, hindi maayos. So, medyo pumuputok-putok. Ito po yung magandang pang pop-up. Pop-up, parang business. Pop-pop-up. Yun. Di ba? Drain na po natin. Salain na po natin. Kapag magsasala po kayo ng maiinit sa inyong sink, lagi po ninyong bubuksan ang inyong cold water. Kasi kung didiretso nyo po yung mainit, baka maluto po yung mga tubo. Nagri po tapos, magtata kayo kung bakit dyan o nababara. Kasi umuurong dahil buhos kayo ng buhos ng mainit. Sa pagluluto tayo yun. Dari lang po natin itong mabuti. Habang nasa kaldero pa po, kailangan po well drain. Kailangan talaga salang-sala. Lagyan po natin ng mantika. Depende naman po sa inyo kung gano'ng karaming mantika. Siguro nilagay ko po yung mga dalawat kalahating kutsara po ng mantika. Dari lang po, lasa ko lang yung ating surface. Ayoko po kasi ng madiwara. Yan. At alugin lang po natin ng bagay. Yan, ganyan. Huwag naman po kayo parang nag-aalog ng popcorn. Hindi po ganun. Ganyan lang. Bahagya lang. Yan. Yung medyo mahalo lang. Baka ganun dahil gumaling yung pagmumaroon mo. Sandali lang po ako mahalo. Yan. Kamit po ang kutsara. Dahan-dahan lang. Ganyan lang po natin. Para kumapit po yung mantika. Kailan po yan na medyo durog. Lagay na po natin sa ating baking tray. Siyempre maglagay po kayo ng baking sheet para hindi naman mahirap maglinis ng tray. Yan. Iba po talaga na overcook dahil hindi nga po maganda yung balat. Tapos, hindi pa po tapos yan. Tapos, di ba? So, siya na po wala po ako sa sariling aking pagkatao. Lalagyan ko po ng spices. Ito po masarap na spices. For potato spice. Meron po kasing nabibili dyan sa Finland. Kung wala po kayo ng ganito sa Pilipinas, pagkaluto, maglagay po kayo ng grated cheese o kaya cheese powder. Naku, napakasarap po nito. Ayan, lagay na po natin sa oven. Sa oven. Medyo tignan natin ng konti. Ayan. Bake lang po natin yan ng mga 15 to 20 minutes para medyo mag-golden brown. Malalaman nyo na po yung luto na eh. Kapag dumating na po yung kapitbahay, sabihin, ano yung luluto? Maluto na po yun. Yung mga malakas pa nga. May mga ganong kapitbahay po. Pero mga kaibigan, mahal na mahal ko po yung mga yun. Ayan, luto na rin po yung ating first class. Hindi ko na po itatry kung luto na. Nakita nyo naman po sa bugla. Hindi dry ko po. Pakikita ko po sa inyo paglagay ng butter. Habang mainit pa po, maglagay po kayo ng salted po. Ah, salted butter. Huwag naman po yung butter na lalagyan nyo pong salt. Meron pong nabibili mga salted butter. Maglagay po kayo sa ibabaw ng generous amount. Hindi naman po yung sobrang dami. Pag sinabi generous, medyo madami. Alam niyo po yung English, pag sinabing generous, parang pakukulaan niyo sa butter yung patatas. Hindi po ba? Yan. Kakalat-karat lang po natin. Yan. Pag may melt po yan ako kasi, mainit pa po ang ating patatas. Napakasarap. Ayan, luto na po. Umabot po ng mga 25 minutes. Yan po natin. Ayan.
Yung! Hindi ko na po masyadong ginolden brown. Pero may konting crispiness. Depende naman po sa inyo. Okay na po sa akin yan. Para mas malinamnam ang ating patatas. Mabuhay yan! Maraming maraming salamat na naman po sa Panginoon. Nagsama-sama na naman po tayo. Sana naman po ay naging maayos po ang inyong araw. At inayos ko lang po itong upo. Ayan. Wala lang naman ako sarili dahil sa gutom na rin po. Napakasarap po, no? Pinaghirapan po ninyo yun. Nasa harap po ng inyong nasa inyo pong hapagkainan. Bago ba tayo po sa pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat po sa biyay minibigyan niyo po sa aming lahat na may pangalagaan po, mas pangalagaan po ang inyong mga diladado po nung mabala po ang lahat na aming pangailangan, Panginoon. Sinusuko na po namin sa inyong lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. At iyo ha? Yan ako. Natunaw na po yung butter. Mas masarap tingnan. Ayan po. At iyo ha? Yan. Islag po natin para makita nyo naman po. Makita ba? Dali lang po ah. Yan! Yan! Nadali ko ba? Mamay, biglang mabaligtad. Pasensya na po. Yan, yan. Pasensya na po sa araw at medyo tolero po ako dahil sa dami rin pong iniisip. Siyempre sa pag-uwi sa Pilipinas, hindi makauwi. Nagpapaka-busy po. Ayos po. Walang asukal, sugar free. Unahin po muna ito itong pop. Ayan. May konting crispiness. Ah, roasted. Medyo natusta po yung sa ilalim. Sa ibabaw, crispy, crispy. Naungo ko. Mainit, mainit. Ito po naman ating marik. Ito po ang ganda ng pagyang potato. Napaka ano po, medyo clear po yung loob. Ano, napaka ganda na itsura. Makrema, malambot, masarap. Hindi po siya malabong, masarap, manamis-namis. Iba po talaga ang sarili po ninyong tanim. Iba po talaga yung nabibili sa shop saka po yung sarili ng tanim. Bakit? Mas masarap kasi pinaghirapan po ninyo. Sa kanyang lasa po talaga, wala nga lumbira. Pag tinanim po talaga yung sarili ng tanim, sarili ng ani, tapos lulutuin niyo po agad. Siguro mamaya i-jib ako dahil mataas po ang content ng carbohydrates po nito pang pantok. Kaya pagkakain po ang kanin, madali kayang dokin pag marami. Lalo sa carbs. Carbs po na nakukonsume po ninyo. Sarap, manamis-namis. Ang sarap matignan ng pag, ano po, tubo ng patatas. Napakata. Ito po yun. Kung nasa abroad po kayo, nanirahan po sa abroad, o kaya nanirahan po sa Pilipinas na medyo malamig po yung lugar, ito po isa pinakamagandang itanim na kasama po ninyo yung mga bata. Kasi mabilis pong tumubo. Pili nila, accomplish po sila.
Sarap. Yung butter, napakasarap. Nasanglasa, natulog po kasi. Pag second class po yung potato, ganyan. Pinapap ko po. Iba po, medyo pinipisil ng konti. Kasi syempre ito. Medyo na-over ko. Iba pinipisil po ng konti. Nagyan oil sa mas gino-golden brown po. Ako hindi po ganyan. Pag may konting crispiness na. Ganyan na po yun. Oh. Tikman naman po natin itong red. Naku, creamy-creamy po yung ano. Yung loob, tapos crispy-crispy po yung skin. Ito po yung masarap, di ba? Lalo na kung may mga ehalo nyo po, kakain ka ng mga steak. Naku, tama-tama po ito. Pero kung gusto ko yung pagmakain po ng ganito, gusto ko lang po ganito, walang mga karne. Mas na-appreciate ko po yung lasa eh. Sarap. Yung lutong yun. Kaya po pala mas mahal tong red potato. Mas malasa po. Sarap ng lasa. Basta yung patatas po na malasa ito. Tingnan naman po natin itong red na maraming butter yan. Marami pong butter yung damigit na. Kaano mas... Personally po kasing sinepa rin yung pagluto po nito. Yung sarili pong ani. So, ito pumasok ah. Ito mas creamy, parang mashed potato na, sobrang creamy. Para po saan kung kakain kayo ng mga steak may karne, ito po masarap. Pero kung snack, ito po na. Ay buburan niyo po ng cheese powder, kaya yung grated cheese pagkaluto, nag-memel, iwahiwalay niyo po na, napakasarap. Ito po yung gusto, medyo yellowish po yung kulay. Sarap naman ito. Oh. Next year. Tatanin po ako talaga nitong red. Saka ito pong variety po nito. Ito po hindi po masyadong balambot. Yung ginagamit po sa fries, balambot po na patatas. So kapag nakikita niyo po yung balat, parang nagbibitak-bitak. Yan po maganda pang fries. Ito po super yum. Ang crispy niya sa balat, matitigman ko pa rin. Mm.
May gagawa po ako ng burger steak. Sabi nito. Ano po? Kung isang upuan ako, napakasarap. Ubus agad. Yan, tatabi ko po mamaya. Magagawa po ang burger steak para hindi po magluluto ng kanin. Saan ganun po? Ay, naku, napakabait po talaga ng Panginoon. Ano? Tsaga-tsaga lang po. Iruin po ninyo. May haain po kayo sa pagkailan. Para po, maraming maraming salamat po. Bago pa tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat po sa lahat po ng biyayang binibigay niyo po sa amin po lahat. Mapamaliit, mapamalaki, at mga dumarating po na hindi po inaasahan. Dapat ipasalamatan po at patuloy pong magpuri po sa inyo kadakilaan sa pagbibigay po ng biyaya po sa amin lahat, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Bigyan niyo po ng disiplina ang puso at isipan po ng bawat isa para maiwasan na po ito kumakalat na sakit, Panginoon, at maging malaya na po. Maraming maraming salamat po. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanilang Jesus. Amin. Para po, wala po muna tayong greeting and shoutout. Wala po muna tayong mga mukbang nitong nagdaan. Siyempre, busy po tayo sa pamamasyal dahil sa panahon ng pandemya. Gusto ko rin po kasi kayong malibang eh, dahil po dito marami pong pwede pumuntahan. Pinapractice po ang social distance. At marami pong free na park forest na pwede pong baguhanan ng mga prutas at mga kabuti at iba't iba pa po. Para po, maraming maraming salamat po. Basta positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang.